Mag-draw ako ng elements. Sabihin ko, ito. I-try natin. Ayun, itong lalabas, for example, may mga unsupported members kayo, ito yung lalabas. Mayroon siyang warnings, then information. Tapos, issue lang ninyo, mayroon niyang, ito, ito, negative eigenvalues. Magkakaroon niya ng value. It should be zero para stable yung structure mo. So kapag i-play natin yung mode, natin, makikita ninyo, siya yung nag-animate. Yun ang magandang pancheck dito sa ano, sa modal. So makikita ninyo, uy, ito, walang support. So, ibig sabihin, you need to fix one. Lagyan ninyo ng support or for example, sa part ng beam natin, mayroong hindi siya, ano, mag-sample tayo rito. Hanggang, i-resize ko to. Ayun. Ayan. So, may error siya. Kapag i-animate natin, sorry, tanggalin ko muna ano, yung BGS. Pinapakita ko lang yung mga possible na mangyayari sa structure ninyo. Especially, kung malaking project, hindi talaga may iwasan magkakaroon ng problema sa modeling. Then, mode 1 ko, i-play ko. As you can see, ilan yung value? 57. So, punta tayo dito sa table. Modal. Mapapansin nyo, first mode, 57, which is, hindi siya makatotohanan. Kasi nga, yung mga second, third, and two up modes, is maliit lang, point something lang. So, masasabi ninyo, uy, may problema sa model. Pag ganyan yung lumabas. So, ngayon, para mahanap ninyo, kailangan i-animate. Ayun o, makikita ninyo. Iyan na natin. Yun. Pumapaypay. So, ibig sabihin, nandun yung problema. Ito yung ginagamit kong pag-check na model dimension. So, kapag i-animate natin yan, tanggalin ko muna yung contour para makita ko. So, alam ko na floor. Select ko muna yung floor. Then, i-isolate ko. So, alam ko na nandito yung floor na yan. So, stop ko na yung animate. Punta ko sa roof, second floor. Then, ayusin ko na to. Then, support ko na. Ayan. Then, analyze ko ulit. Then, check ko yung mode. Mode 1. Then, apply. As you can see, 0.224. So, ibig sabihin, okay na yung model natin. So, wala na siyang problema. Now, na-analyze na natin.
check na natin yung serviceability check. Although static lang naman ito, hindi ko na-check yung torsional check natin. So, bali yung drift. If you want to show the drift of this structure, pwede kayo pumunta rito. Display, response plot, and maximum story drift. Then, yung combo. Commonly, ang chine-check ko dyan is ito, yung QX and QY. And by the way, this is the story drift ratio. Ibig sabihin, unit test 2. Nakadepende yan, sir, sa period. If the period is less than 0.7 seconds, 0.004 yung allowable niya. Ito, makikita ninyo to dito. Yes, yes. Nakadepende din yan. Yes. Sa wind yata yan, sir. Yes, sa wind yan. Pero pag seismic, sa period ka magbe-base. So when yes, joint to joint. So, ito, makikita ninyo, pwede rin, ano, pwede rin by displacement, i-divide na lang ninyo sa height niya. Yun ang drip talaga na may value. Kung gusto ninyo yung drip mismo, ito yun. Analysis, joint, displacement, then story drips. So, ito yung story drips. Okay. Ah, naka-ratio, sorry. Naka-ratio pa rin siya. It should be mm. So, if you want to check the drip in millimeter, dapat yung displacement. Ito, displacement, maximum store displacement. Ito. Displacement over h. Ito yung displacement natin. Pero, ang chine-check ko dito is the story drip. Yung story drip is the unit less yan. Ang allowable natin for this structure, kung makikita natin yung ito. Para makuha ko yung calculated period, so, punta ko sa report, add new user, then uncheck ko lahat muna to. Kasi although pwede ka mag-create ng default report ni ETAPS, pero sobrang dami, 4,000, 5,000 pages. So, mangyayari, kukunin ko lang yung definition, yung auto calculation, tapos ito sa wind. Then, create. So, ito para sa wind. Ito yung magiging lateral force niya per story. And para naman sa seismic, you can see yung period niya is 6 seconds. Ah, sorry, sorry. Period. Ah, ito na, sorry. Ito na. Six second, then this is the bezier. This is the weight. And this is the lateral forces. Per. Mapapansin ninyo sa surf ang mas malaking bezier. I mean, lateral forces. Okay, so 6 seconds. Ibig sabihin yung drip natin, allowable natin para story drip is 0.0042. Ayan. Yung drip natin dito is 0.00041. So, very minimal lang. Ito ang kagandahan pag ano, pag walls, shear wall structures. Hindi siya madadala ng earthquake. Then, ang ginagawa namin ko naman, story drip, lahat ng combination na may Y, na may wind load, yun ang chine-check ko. So, dapat hindi siya maglampas sa H over 600 or 500. So, depende rin sa ano, sa structure. Kung mga ganito lang naman, so mas maliit yung dividend divisor mo. So, it's over 500, 400, ganyan. Pero kung mga critical, dapat mga 600, ganyan. Malaki ah. Malaki yung allowable.
Malaking allowable. Pero ano sir, ang chinesik namin, naka 400 kami. No, ito lang sa mga bill, naka 400 kami. 400. Conservative na, no? Okay, so may ginawa ako dito ng ano, Excel sheet. Nasaan na yun? Ito. Itong ginawa kong ano, although para sa ano to, tagalin ko lang to. Ako naman ang gumawa nito. Okay. Ito, para ginagamit to para sa dynamics. So check mo irregularity kung mayroon, so mag kung mayroon kang kailangan i-change, if the irregularity exists sa structure, you need to modify the eccentricity ratio. Di ba commonly 500, 5% tayo doon eh. 0.05. So kapag may irregular or irregularity exists in your structure, kailan mo to i-modify as per this value. Then, may Bezier scaling din yan eh. Static to dynamic. So, pero hindi na yan natin yan, no? I-discuss. Ito, punta tayo dito sa seismic drip checking. Ito, kailangan ng displacement. Then, story drip. Ito naman, may formula yan. Then, yung ratio. Then, ito yung allowable. Okay. So, punta tayo sa table. Displacement. Commonly, dapat sa diaphragm tayo. Center of diaphragm. Pero ang kinukuha ko na lang dito is the over average displacement. Mas malaki kasi ang value dito. Show table. Then, kukunin ko yung x value. Okay? Then, the direction x. So, ito na yung x1, x2. Ito, ikakopy ko lang to. Ito yung maximum drip in millimeter. Then, para naman sa y, direction. Ayun, so very minimal lang. Ito yung allowable natin. So nagbe-base siya sa period. So pwede ko ito ano, i-share sa inyo. Mamaya. Okay, so na-check na natin yung drip. So, wala tayong problema sa drip. So, pwede na tayo mag-design. Okay? Para sa design, kailangan natin set. Sa concrete frame muna tayo. Concrete frame. Punta tayo sa view revise preferences. So, ang gagamitin natin instead of 19, dapat 14. Kasi ito yung naka-align pa sa SVC. Then, yeah, ganyan ko muna ito. Ito, kailangan ko to eh. Ito. Saan na yun? Ayan. So, select ko yung beam and columns na i-design natin. Highlight ko. Or pwede naman automatic na lang mamaya kahit hindi natin i-highlight. Pero, para ma-select natin yung specific members, ito, select natin. Then, concrete frame design, revise references. Change natin sa 14. Then, seismic design category, nakasi tayo. Then, design omega. Alam niyo yung omega natin. 2.5.
Row 1, then SDS natin. Magbe-base tayo, of course, dito sa SDS natin. SDS, that is 0.1776. Tama. Then, baba tayo. Then, ito. Depende sa inyo kung i-95% ninyo or 100%. So, for this seminar, iwan lang natin. So, then, okay. OLED design, click natin design. Concrete frame design, then overrides. Ito, sa overrides. So, kailangan sa frame type, dapat naka-ordinary tayo. Kasi, ito yung sinasabi ni code. Na kapag seismic category A or B, ito yung pwede natin gamitin, ordinary siya. Okay? Then, okay. Click ulit natin yung design. Or pwede ito yung formula, yung shortcut na yun, mga engineers. Concrete frame design. Then, design group. Pwede per group, pwede rin hindi ka na mag-set. Sige, for this group, pwede natin yan i-select as all. Then, combination of course. Ito yung gagamitin natin combination para sa design. Pwede ninyo ilagay yung bawat isang ultimate load. Ibig sabihin, i-design ni ETAGS yung member based dito. Or, pwede rin, instead na ito yung i-insert ninyo, ito na lang ang gamitin natin, isang load combination. So, ibig sabihin, yun na ang magiging makikita dun sa report ni ETAPS. Pero, ang problema dito, hindi mo ma-identify kung anong load combination. So, kayo nang bahala, pero ako, ito. Ayan. Para makita natin, ano ang naging load combination na governing. Then, okay. Frame, check na natin. So, yan. After sa load combination, pwede na tayo mag-design. Click lang natin to. Design. Yan. Bila. Bilis, no? Ito yung nakikita natin. Punta tayo sa design. Frame, this is the total longitudinal reinforcing. In terms of area. Mm squared. Pakita natin shear reinforcing. Ito yon. So, ito yon ang in terms of millimeter square per meter. So, balik tayo muna dito sa longitudinal reinforcing. So, sino na naka-ano? Save ko muna to para ma-open, no? Save ko to tapos pa-open muna para sabay-sabay tayo. Paghapon talaga, no? Nakakantok mo. Sa akin nga pa ito. Ganyan lang ka, ano? Ganyan lang kanila mag-design sa ETAPS. Single. Nandiyan na yung reinforcement. Yes, yes. So, alam ko na. Parang hindi to ano, hindi to na-release. Kasi mayroong ano, mayroong reinforcement. Ah, naka-release naman siya. Naka-release siya. Bakit kaya may... Meron siyang ano eh. May negative moment. Bakit naka-release.
Anyway, kasi yun ang requirement niya. Naka-open na? Okay. I-run na lang muna ninyo. Ito, tanggalin. Stop muna yan. Run muna natin. Run analysis. I-save muna ninyo kung need i-save. Nakamot ko na sa rin. Yung bago rin sa... Ay, yun ang i-open mo, sir. Pati ito, sir. Ayan. Tapos na, no? So, before natin i-design, kung gusto ninyo makita yung share and moment diagram, mayroon dito mas presentable siya. So, click ninyo to, display frame. Ito. Ito yung makikita ninyo. Then, combo. Ang kukunin ko is yung ultimate kasi ito yung gusto ko makuha. Then, max and min. Then, moment 3-3. Ito yung moment ni Tabs, which is yung kailangan natin para sa flexure ng beam and column. Okay? Then, dapat naka-fill diagram and frame. Include. Then, apply. Ito yung moment. So, if you want to show, balik kayo ulit, then yung data, show values, then apply. Medyo madami na yung points. Ulit. Display. Click natin display, di ba? Nandiyan na. Pag na-display na natin, mag-click tayo ng isang element. For example, ito, sa pinakataas na lang na beam. Right-click. Then ito yung shear and moment diagram natin. Then, if you want sa specific na load combination, mag-choose ako dito, sabi natin 1.4D. Mabibigyan ka ni tabs ng deflection. So, nakikita ninyo. Then, i-click ito, absolute. Ito na yung shear and moment diagram and deflection ni beam na yan, considering sa 1.4 load combination ng dead load natin. This is the maximum. The moment, ibig sabihin, nandito yung maximum natin. And the deflection. At ito pa, pwede natin yan ni ganyan. See? Kung gusto ninyo makita yung ibang value. Or, pwede rin manual input dito. Pero, sa design section, ito lang, show max lang to eh. Yan. So, ibig sabihin, ito na ko consider kung ultimate share para sa stirrups, ultimate moment para sa main bars, din sa serviceability check para sa deflection. Pero common is yung pag-check ko dito, live load muna, check ko sa L over 360, then the service load, sana yan, ito, service load sa L over 240. Medyo ano to, maliit lang yung so, kapag i-divide ko yan, 3650 divide sa 240, ito yung allowable natin, 15 mm, which is ang deflection natin is 4 mm lang. So, safe na safe tayo. Ayun. If gusto natin na yung mean lang or max, ma-show, ito lang yung max. Yung main, ito lang. Tapos makikita ninyo, medyo madami yung points natin, no? So, punta tayo dito sa
Options, display units. Ito yung mga core na yan, gawin kong 2. Ito sa result, first, ito, 2. Medyo madami kasi. Yun, okay na yan. So, as you can see, na-reduce na siya. Okay. After natin manalize, kasi may mga designer na forces lang ang kailangan nila. Extract lang yung forces, then yun na yung design. Pero most of the consultants, nakadepende sila sa ETABS. Kung anong result sa ETABS ng design, okay na sila. Especially sa UAA ng mga consultant. Okay. So sa design naman, punta tayo dito sa design. Itong section na yan ng biga. Then, sa revise, view revise references, which is yung sinet natin kanina. Yung nakapag-set na, okay na yan. Kailangan ninyo i-modify as per sa seismic parameters natin. Okay? Then, okay. Then, click lang natin yung icon na yan para ma-design. Yun. View lang. Tapos. Then, kung gusto ninyo ng report na, right-click lang. Right-click. Diagrams. Ito na yung report ni Tabs. Ito yung diagram niya. Ito yung reinforcement requirement. Ito yung shear forces and the shear reinforcement. Paano niyo makuha yung quantity? Quantity ng reinforcement. So, ano lang yan? This is in terms of millimeter square. So, this is the area. Divide natin sa area ng diameter na gagamitin natin. Ship calc. Sino nakaabot pa ng ship calc? Okay. Kakalk ko lang yan or pwede direct, ano? Direct input na lang. Calc. So, sa bottom bars, itong 4 to 3 na yan, ito, input ko lang dito sa calculator ko. 4 to 3. We're talking about the bottom bars at the support left. Then, anong diameter yung gagamitin natin? 16. So, pumapatak siya, 3. Kasi hindi ka pwede mag-round down dyan. So, dapat 3 yung provide na 16. If 20 mm naman ang gamitin natin, dalawa, pwede dalawa. Sa support pa lang yan. Considering the reinforcement requirement in the mid span sa bottom bars, sa bottom part, 603, let's say 16, so, tatlo pa rin. So, ibig sabihin, pwede tayo mag-continue siya. Continuous sa bottom bars. And sa top bars naman, lahat sila for 16. 16 pa rin. Tatlo pa rin. And para naman sa, sana yan, display. Ito pala para ma-show ninyo display. Pwede, pwede. So, depende na yan sa sa'yo, sir. Okay. Display din ito naman sa shear reinforcement. Ayun. Ano kasi ito? In terms of millimeter square per meter. So, mangyayari, ito yung diameter natin, d squared times ilang number of stirrups, ilang legs. So, let's say, i-b natin, variable siya. Then, kailan natin i-multiply ng 1,000 para ma-convert yung spacing. Kasi ito, itong A na yan, naka millimeter per square.